All right, good evening. It's 8:16, February 11, Friday night, Zoom Life Group. Welcome, welcome. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this beautiful night, Friday night. Happy weekend, Lord. And we thank you for the opportunity to talk about your word. Get wisdom, Lord God. And help us facilitate. Be our facilitator. In Jesus' name, amen. Amen and amen. All right, so may tanong ako sa inyo. Meron ba sa inyo naka-experience na na nawala na ang magulang? Ano ang pakiramdam? At ilang taong kayo noon nung nawala ang iyong magulang? Ano ka na, James? Buhay ano pa yung mga magulang mo? Yung tatay ko, wala na. Ako kasi, ito, na-experience ko sa tatay ko noon, nung nawala siya noon, konti lang iyak ko. Sa kanong ano, hindi ako ganong umiyak. Pero yung sa mother-in-law ko naman, nung nawala, grabe nung ano ko, siguro, hindi magandang yung ano lang pa, yung relationship namin ng father ko, kaya siguro ganun. Minsan, iniisip ko ganun. Yun lang, naalala ko noon. Matagal na rin nawala tatay ko eh. Siguro na mga 15 years ago niya. Parang ganun. Bago pa. Good evening, Sister Jasmine. Ay, good evening po sa lahat. Pasensya na po, late po. It's okay. Tinatanong namin kung anong pakiramdam nung namatay ang iyong magulang. At ilan taon ka noon? Sino susunod? Pwede pa ako sumagot. Ako po, ano, yung papa ko po, lately lang po namatay. Ito lang. Ano ba to? Nandito na po ako sa Amerika. Tapos namatay siya kasi nagda-dialysis siya. So marami na siyang komplikasyon. Pero hindi kami ganun kaano po kasi Black and family nga po. So hindi, high school pala nag-iwala na sila. So hindi na kami masyadong magkakilala ng yung parang na hindi kami ganun ka-close na po. Tapos yung time na parang marami pang mga nangyaring hindi magaganda. So netong namatay siya, yun. Hindi siya humingi ng tawad, pero ako na lang po yung humingi ng tawad sa kanya. Kasi kahit paano, sumama yung loob ko sa kanya, nagalit ako, ganun. Para lang po magkaroon din siya ng peace of mind na baka iniisip niya, hindi pa namin siya napapatawad po, ganun. Patayin mo tayo. Go ahead. Si Allison, go ahead. English spoken in ba yan? Opo. Sige. Okay. Yari ka, Pastor Bong. Inglisan ko. Honestly, ano po? Ako sa mga... Ang tawag dito with me. Saan siya? Tanggali lang po. Ay, ko lang po ulit isang ganito. Sige, papasukin ko saan. Who else? Who experience a... Death of a parent po ba? Yeah, death of a parent. And how old were you? Ako po, I was, ano po, yung dad ko po, namatay po siya when I just turned 14 years old. Second year high school. So, that time, ano po, yung experience ko noon, very masakit. Yun po yung time na parang nung nasa ospital siya na nag-shake siyang bigla. And then, yun po yung time, nadasal po ako, nadasal sa chapel na, Lord, sana mabuhay po yung dad ko. Sana, ano pa siya, mabuhay pa na matagal para makasama namin. Pero, hindi po nangyari. So, yun po yung time na galit na galit po ako sa Diyos. Yun po yung po ako nang iyak kahit walang dahilan. And then, later on, natanggap ko naman po. And I understand na there's a reason why it happened.
Well, if it didn't happen, hindi po makakapag-asawa yung mom ko dito and hindi po makarating. Wow. Hi, Edis. How are you? Hi, Edis. Good evening, Edis Biliagas. Hi. I never know, so I'm muted. How are you? I'm doing good, and you? Great. Still handsome. Glad to hear. Yeah. So are you going back in the church on Sunday? I hope so. Yeah, we'll see you. You're always welcome there. Thank you very much. Yep. Yeah, we're asking if someone experienced here death of a parent. And how old were you when your parent died, or either your father or your mother? So yeah. So who's next? Who wants to go next? Next. Second pastor, no? My mom died in 2009. But before that, a month before, I learned that she had a bone cancer. So upon learning it, I was devastated. I was crying for, I guess, 1 week or so. And then and they live in Atlanta, actually, during that time. So we visited her. I saw her in the lying in bed in a, how do you call this one? Emergency room. With all those gadgets connected into her body and those tubes, and I saw her suffering. So my prayer then was, oh Lord, if it's your will, just take her away, Lord. I don't want to see her suffer this much. And her hands were restrained. Dahil nga, she had difficulty in breathing and she wanted to take out the tubes. So seeing her in that condition was really a painful. So now we had pastor there, we prayed for her. Then we talked to the doctor who was attending to her. Dahil nawala na siya ng kwan eh, she got unconscious, parang nakakoma na siya. So we asked, is there any chance for her to recover? And if not, can you just take away the tubes, the life support system? And the doctor said, we'll see. So we just let her as she was. Then after a few days, nawala na. Natuluyan na siya. So it was painful, pero seeing her, nakuha na. Free from pain, painful at the same time, thankful, because we knew then that she would be joining our Lord. So that was it. Mm-hmm. Sometimes it is always being asked, how do you want to leave this earth? Do you want it like a sudden, quick death? Or do you want to experience like you will have like a terminal illness or 6 months to live to 1 year to live? So what do you prefer if you will be asked? Do you want a quick, sudden death? Or you will have like, you know, 6 months to 1 year to live and then you'll be able to inform a lot of people before you die? So who wants to answer? Pastor siguro. my dad passed away. He's only 49 or going 50 at the early age. And I'm just only 12 years old at the time. And we are 12 in the family. And we're so shocked, you know, that is early morning and we are on the we are all sitting sa Agdanan.
para kami mga basang sisiw. my dad just coughing that time, you know, way back 1972. That is a long, long time ago. And during the time, it's, I don't know if Pastor Bong knows that, it is raining hard during the time in the Philippines or in our place. And the rains is so, it takes so long. So I remember that people during the time, they just mix the rice because they're running out of rice during the time. They have to mix rice with corn and kamote or ano yung kamote sa English? Kamots. Kamote. Sweet potato po. Sweet potato. Potato. Yeah. Sweet potato. Sweet potato. Yes. Yeah. My dad is a bodybuilder. He make the ano ito yung jeepney. He makes us anong tawag doon, the body of a small jeepney. And he's so strong. Can you imagine just 49 or going 50? That is his job, you know, making cars or jeepneys. That's why I learned also to make jeepneys. And so strong, and suddenly, and they just, during that time, it's raining too hard. And so he stopped working and just trying to make sightseeing all the places because all places were flooded during the time. Then suddenly, he just, when he went home, he's coughing, you know. And I remember they just brought him to San Fernando General Hospital that day or that the following day or the following day, early morning, they just bring the news that your dad has just passed away. So we were so shocked. Can you imagine that he's so strong and we just depend on him? All of us, he's the only breadwinner or during that time. And it's really very hard for us and it's very painful. And if you will ask me the question again, Pastor Jeff, that you want to be a quick death or it's a prolonged one, I hope my dad still he prolong more, no? We are able to visit him in the hospital or what, and able to say goodbye or thank him or what. So sudden. And I believe there are reason, purpose why sometimes it's so sudden, sometimes it takes too long. But for me, during the time at the age of 12, I wanted more to see my dad and to be with him. Siguro yun ang rason ko kung bakit gusto ko na kung mamatay, namatay man siya, eh, dapat eh, ay ano yung sana humaba pa yung panahon na ano nasa bahay pa siya kung magkasakit man at least mapagserbisyon pa siya. So really it's very sad for us and that's why we were forced at the early age nagtrabaho na kaming lahat. Yeah, for me too, I also want a like a terminal illness, you know. I don't want heart attack or, you know, aneurysm. I want something like, okay, the doctor will say he'll be dying in 6 months or to 1 year so that I can have enough time to prepare my family and prepare my last sermons and prepare my own funeral service. So I will record all my own sermon on my own funeral service. So, you know, because sudden death is so tragic, no? And it scars the kid when you're like you're so young, and then your parents left this earth. So it's kind of hard. Yeah, I'm asking this because we'll be talking about Jacob returning to Bethel, and this time Isaac and Rachel. Isaac and Rebecca. Oh no, did I say Isaac and Rachel? Isaac and Isaac and Rachel died. Yeah, it's Isaac, his father, and Rachel, his wife. Imagine how painful it was for Jacob.
So I'll turn it over to Pastor Bong. Let's all keep let's all be muted and let's wait for Pastor Bong. I didn't see yet. Bong, go ahead. Okay, Pastor, good evening to all of you. Our topic today is Genesis chapter 35, which is the revival. The summary of this one, or the title of this one, is Revival in Jacob's Life. So let's start reading the verses, about verses 1 through 1-3. Can I have Brother James to read it, please? Brother James. Okay. God said to Jacob, "Get up, go to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." So Jacob sent his family and all who were with him. "Get rid of the foreign gods that are among you. Purify yourself and change your clothes. We must get up and go to Bethel. I will build an altar there to the God who answered me in my day of distress. He has been with me everywhere I have gone." Okay, thank you. Thank you, Father James. Now, verses 4-6, can we have Sister Darren? Four to six. "Then they gave Jacob all their foreign gods and their earrings, and Jacob hid them under the oak near Shechem. When they set out, a terror from God came over the cities around them, and they did not pursue Jacob's sons. So Jacob and all who were with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan." Okay, thank you. Now, verses 7-9, can we have Sister Amy? Sister Amy, 7-9. Naka-mute na siya. Oh, ayan. Okay na po? Okay na po. Okay na. Okay. "Jacob built an altar there and called the place El Bethel, because it was there that God had revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Deborah, the one who had nursed and raised Rebecca, died and was buried under the oak south of Bethel. So Jacob named it Alon Bakuth. God appeared to Jacob again after he returned from Padam Aram, and he blessed him." Okay, thank you, Sister Amy. Now, verses 10-12, Brother Aldrin, pwede pagbasa. Okay, po. "God said to him, 'Your name is Jacob. You will no longer be named Jacob, but your name will be Israel.' So he named him Israel. God also said to him, 'I am God Almighty.'" Oops. Nope. Ano yun? "Be fruitful and multiply. A nation indeed, an assembly of nations will come from you, and kings will descend from you. I will give to you the land that I gave to Abraham and Isaac, and I will give the land to your future descendants." Okay, thank you, Brother Aldrin. Now, verses 13-15, Sister Pepot. Okay, then God withdrew from him at the place where he had spoken to him. Jacob set up a marker at the place where he had spoken to him, a stone marker. He poured a drink offering on it and poured oil on it. Jacob named the place where God had spoken with him Bethel. Okay, thank you, sister. Now, verses 16-18, Sister Allison. Okay, po. Okay. "Rachel's death. They set out from Bethel when they were still some distance from Ephrath.
Rachel began to give birth, and her labor was difficult. During her difficult labor, the midwife said to her, "Don't be afraid, for you have another son." With her last breath, for she was dying, she named him Benoni. Okay. But his father called him Benjamin. Okay, thank you. Now, verses 19 to 21, can we have sino pa bang wala? Sister Jasmine. Apa. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. Jacob set up a marker on her grave. It is the marker at Rachel's grave still today. Israel's sons. Israel set out again and pitched his tent beyond the Tower of Eder. Okay, thank you. Verses 22 to 24, can we have Sister Elby? Nakamute kayo, Pastor. Okay, wala po si Sister Elby. Kaila, Pastor. Pastor Robert. Okay, verse 22 to 24. Mm-hmm. So while Israel was living in that region, Reuben went in and slept with father's concubine, Bilhah. And Israel heard about it. Jacob had 12 sons. Leah's sons were Reuben, Jacob's firstborn, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. Rachel's sons were Joseph and Sadly, that patayin to to. Okay, yeah, thank you, Pastor. And now the last, from 25 to 29, then we have, sino pa bang wala? Len. Good evening. Good evening. Pwede pakibasa yung verses 25 to 29. The son of Rachel, what's that? Rachel's, say Bilhah. What's that? 25. The sons of Rachel's slave Bilhah were Dan and Naphtali. The son of Leah's slave Zilpah were Gad and Asher. These are the sons of Jacob who were born to him in Padan Aram, Isaac's death. Jacob came to the father Isaac at Man in Kiryan, and Kiryat Arba, that is Hebron, where Abraham and Isaac had stayed. Isaac lived 180 years. He took his last breath and died and was gathered to his people, old and full days. His son Esau and Jacob buried him. Pastor Bong, may papakita lang ako bago ko ibalik sa iyo. Sandali lang. Okay, so ito yung ano, kung mapapansin nyo, ito yung mapa ng Israel, divided kingdom. Yung Northern Kingdom, Israel, yung Southern Kingdom, Judah. Supposedly, ang sinasabi ng Panginoon na sakupin nila ay hanggang Syria pa, hanggang dito pa, kumbaga, hanggang dyan pa. Hanggang ngayon, hindi pa nila nasasakop yan. No? Ito, malaki yan dati nung panahon ni David, paliit ng paliit. And then, pagdating ng Panginoon, isa sa mga signs na babalik ng Panginoon
eh, masasakop ng Israel ang Syria, yung mga karatig na Arab countries gaya na Saudi Arabia. Pag dumating yon, eh, malamang-lamang, malapit na si Lord. So, tandaan nyo yun, pag lumawak yung Israel. So, ngayon, mapapansin natin, pinag-uusapan natin yung Bethel. Nasaan yung Bethel? Ang Bethel ay nandito. Dali ha. Nakita yung Bethel. Bethel, nasaan ka? Ito. Halos nasa border ng Juda at Israel. Okay? Itong Israel, ang kanyang capital ay Samaria. Taga dyan yung mga Samaritan. Okay? Yung mga half-breeds. Okay? Ang capital ng Juda ay Jerusalem. Okay? So, somewhere dito, ang Tel Aviv ngayon, ang ginawa ni President Trump, ibinalik niya dito sa Jerusalem ang capital ng Israel. No? Kasi sabi niya, ang ginawa niya, yung US Embassy na nasa Tel Aviv, inilagay niya sa Jerusalem. Kasi sabi niya, yun yung nakalagay sa Bible, which is the entire Israel uploaded. So, ano makikita natin dito? Ito yung Moab, yung mga Moabites na naging anak ni Lot. Ito yung Edom na naging anak ni Esau. Ito yung mga Philistines, taga dito si Goliath. Andito yung Megiddo. Dito mangyayari yung Armageddon, kung saan maglalaban, no, yung pwersa ng Panginoon at ang pwersa ng kadiliman. So, yeah, para meron kayong idea kung ano ang itsura ng bansang Israel. Pero mas maganda, pumunta tayo doon. Magkaroon tayo ng trip. Di ba? So, mag-ipon-ipon na kayo dahil ang susunod na mga panahon ay pupunta tayo dyan. Di ba? So, di ba masaya yun na yung pinag-aaralan natin ay mapagkukwentuhan natin. Di ba? Oo. So, makikita natin. Ito yung mga Ammon. Ito yung Ammonites, di ba? Yung nakalaban nila. Ito yung Jordan River. Oh. Diyan tumawid. Papuntang Jericho. Para, ito yung Jericho. Oh. So, galing sila dito, di ba? Sa Egypt, sa baba. So, paikot-ikot sila dito. Ito yung, wilderness. Kasi nakapasok sila sa Jericho. Nabasag yung wall. Na nasakop nila tong lahat ng to. So, yun. Alright, take it away again, Pastor Bong. Nakamit po kayo, Pastor Bong. Okay, sorry. Balikan natin yung Juan. Yung nangyari sa chapter 34 na galing sila sa anong lugar nga ba yun? Shechem, where yung anak ni Jacob, minasaka yung mga kalalakihan doon dahil nga narate nila si Dina or Dinah. Mm-hmm. So, they escaped. They went to a battle. So, sa verse 1, sabi rito, sa verse 1, then God said to Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there and make an altar there to God who appeared to you when you fled from face of Esau, your brother. So, ito yung kwan, instruction. Arise, go up to Bethel and dwell there. Bakit, why did God command Jacob na magpunta ng Bethel? From Shechem. But why did he choose that place? Bethel. So, any what about insight? Oh. Para makaiwas sa gulo? Kasi gulo yung ginawa nila eh. Sa retaliation ng mga tribo or yung lugar na yon dahil nga Juan minasakir nila yung mga tao, no? Okay, any other input? Pastor Bong, ito po yung Shechem. Ito niyo yung arrow ko. Yan ang Shechem. Ito yung Bethel. Bethel. Uh-huh. So from here,
yung minasakar nila ito yung mga Shechemites, pinapunta siya ni Lord dito sa Bethel para magtayo ng altar. Kasi yung malapit sa Jerusalem, di ba? So, alam niyo naman, yung kanyang lolo, si Abraham, yung tatay niya, si Isaac, kahit saan pumunta, ay nagtatayo ng altar. Mapapansin nyo, hindi pa sila talaga nagsisettle sa isang lugar. Kasi nomad sila eh, ikot-ikot. At saka ito ay mga occupied na mga nauna na tao. Meron na talagang occupant yung mga yan. So sila pa ikot-ikot. Kaya nga itong si Shechem, sabi sa kanya, oh, dito na kayo. At yung amin ay sa inyo, yung sa inyo ay amin. Pero ginawa nila, minasakir nila to at pinapunta sila ni Lord dito sa Bethel. No? Kumbaga, dito na magsisimula kasi ang mga susunod na chapter, si Joseph ng pag-uusapan natin. Yung panaginip ni Joseph na. So, yan. Para may idea kayo doon sa tinatanong ni Pastor Bong. Go ahead, Pastor Bong. Okay, thank you, Pastor. So, ayun nga instruction ni Lord sa kanila, no? Arise, go up to Bethel and dwell there. Ayun nga, the whole Shechem incident happened dahil Jacob went to Shechem instead of Bethel, where he was to be. Now at last he went where God told him to go. That's in Genesis chapter 31, verse 13. So, ang application dito sa nakikita ko, no, and also dito sa commentary, the only cure to worldliness is to separate from it. Jacob had to leave Shechem and go to Bethel. There had to be a departure from one and a new direction and destination set. There was a new place for Jacob and his family to dwell. So, ayun na nga sa Bethel. Then, sa commentary, also it mentioned that in chapter 34 of Genesis, it does not mention God even once, but in chapter 35, God was mentioned over and over again, I think 10 to 11 times, plus more 11 times in names such as Bethel and Israel. So, ayun yung insight doon. Binabasa ko na yung commentary. Then, yung isang instruction sa kanya is, make an altar there to God. And ang commandment sa kanya ng Diyos. First was, arise and go up to Bethel and dwell. Second is, make an altar there to God. Bakit kailangan mag-build ng altar sa lugar na yon, kung saan siya pinadadala ng Diyos? Anong haka-haka natin dito? Napapansin niyo ba dun sa kultura natin mga Pilipino? Kapag nagpapatayo tayo ng bahay, naglalagay tayo ng grotto. Opo. Sa garden, di ba? Pansin niyo yun. Usually, may mga grotto, tapos merong image ni Mama Mary, di ba? So, somehow similar, no? Na sa kanilang kultura, no? Kasi ni-establish nila na yung lugar na yun ay para sa Panginoon. Kumbaga, dinededicate nila yung lugar, no? Building an altar, physical altar. No? Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang hinahanap ng Diyos ay spiritual altar. Wherever you go, you establish your spiritual altar. At saka, siyempre, pagkalinggo, importante yung take four, no? Kasi you come into an altar, no? Na pupunta ka sa Panginoon para magpahinga at makinig ng salita ng Diyos. No? How about the others? Any idea? Sa tinatanong ni Pastor Bong, ba't kailangan nila mag-build ng altar doon? Tapos ang sabi dito, tapon nyo na yung mga foreign gods nyo, ha? Tapos purify yourselves. Ang ibig sabihin, physically, maliligo sila. At the same time, ay hihingi sila ng tawad sa Diyos. Change your clothes. Maligo. No? At magpalit ng damit. Mapupunta tayo sa Bethel. So, alam niyo ba, yung sikat na simbahan ngayon, yung Bethel, di ba? Yung Bethel music. Diyan nila kinuha yung
yung kanilang pangalan na simbahan, Bethel. Yeah. How about the others? Any other answer sa tanong ni Pastor Bong? Pastor. Pastor, narinig ba ako? Opo. Go ahead, tita. Unang-una, di ba tinago ni yung asawa ni Jacob ba yun, yung ribulto ni Laban? Rachel. Correct, nadali mo. Di ba? So, meron pa sa kanila, hindi 100% na nire-recognize yung God ni Jacob. So, hindi sila, ano, divided sila. Kaya kailangan nila mo. Tapos, yung altar is to signify na si Lord ang God talaga nila. So, they have to build an altar that, to recognize that God is with them. So, para hindi magkakaroon, hindi sila mawawala ng, hindi sila hihina yung faith nila na magpo-focus kay God. Diba? Amen. Amen. Oh, okay. Bethel po, doon nung unang first meeting nila ni ano, ni Lord tsaka ni ano, ni Jacob. Wrestling. Oo. Na doon din siya binless. Baka po pinapabalik siya ng Panginoon doon para i doon pa rin siya i-bless siguro. Meron ako ano, tapos pa na, ay hindi pa. Sige, Sister Denden. Kasi doon sa inaral namin doon sa ibang Bible study, may glitch ang Bible, yung writing nila. Yung wrestling ni Jacob, hindi si God daw yon. Yun yung angel na nakita niya nung unang sa first page. Yung sa previous story. Kasi sabi nilang ganun, si God hindi natatakot umagahin, hindi napapagod. At saka hindi yun ng ganung body, spirit si Lord eh. So may glitch. So yung ni-wrestling ni Jacob, yung angel na nakita niya ng una sa story. Pero yung blessing ni Jacob galing kay God. Ito, basahin ko lang, nakalagay dito. No? In Genesis 28, Jacob had a very important spiritual experience at a place named Bethel. Ito yung sinasabi ni Sister Darren. At the time, the Lord promised to be with Jacob so that he could return and worship the Lord again in his homeland. So, kaya pinababalik siya pagdating ng Genesis 35. Kasi sa Genesis 28, doon sila nag-wrestling. Yung sinasabi ni Sister Darren. Ngayon, anong significance ng Bethel? Sabi dito sa binabasa ko, Bethel is first referred to in the Bible as being near where Abraham pitched his tent. So, meron ng history na doon na una nag-pitch ng tent si Abraham. At later, ang Bethel ay na-mention nga na location where Jacob dreams of a ladder leading to heaven and which he therefore named Bethel. Ang ibig sabihin ng Bethel ay house of God. Yo, para mas nalinawan tayo ng konti. Go ahead, Pastor Bong. Okay, Pastor, thank you. Tanong tayo sa verses 2 to 4, ano? Ito na ngayon nabanggit ni Sister Letan kanina yung the foreign gods. So Jacob said to his household and all who were with him, put away the foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to battle. And I will make an altar there to God who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods which were in their hand, and the earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the terebinth tree
It was by a second or second. So, ito yung sinabi ni Jacob sa kanila, put away foreign gods that are among you. Purify yourselves. So, ano take natin dito? Any one ba? Insight? So, matatandaan po niyo ba na bakit sila, kasi di ba umalis sila sa ano, kay Laban. Pagkatapos, may tangay-tangay itong si Rachel, no? Sabi ni ano, baka posible, yun yung foreign god. No, pero hindi naman foreign god, eh. Foreign gods, no? Ang dami. Ibig sabihin, pinapapurify ni Jacob, alam niya na may mga bit-bit pa tong mga to. So, saan to galing? Di ba galing sa Shechem? Ninakawan kasi nila, di ba? Pinlander nila yun, eh. Oh, di ba? Nung pagkatapos nilang pinatay yung mga lalaki, kinuha nila yung asawa, yung anak, at pati yung mga ano nito, yung kanilang mga gods, mga diyos-diyosan. Kaya pinapatapon ni ano, ni Jacob. Kasi magagalit si Lord, hindi sila i-bless. Kumbaga ngayon, alam niyo na bakit hindi tayo binibless as a nation. Di ba? Oh, okay, Pastor. Tama, Pastor. So tulad ng pinanggalingan natin, marami tayong parang anting-anting, mga santito, gano'n na pinapaniwalaan. Or hindi lang yun, maaaring anong physical object na nakukuha natin, na ginogyos din natin. So ayun yung pwede, yun, pwede natin maklasify yun as foreign god din na nag-i-hinder sa relationship natin with God. Anything that hinders our relationship with Him, makukonsider natin kung yun, foreign gods pa. So, ayun ang take ko. Then, ito yung commentary, ano? Jacob's family only got right with God after Jacob himself did. This again shows us a tremendous leadership role men have with their family. A man resisting God will see the same effect in his children. A man who gets right with God will also see effect in his family. Jacob's children kept foreign gods because their mother did. Ayun nga si Rachel. Rachel kept the household idols of her father. No matter how hard we try to teach our children godly conduct, they will continue to do what we do, kung ano yung nakikita nila sa atin, kinukuha nila, ini-imitate nila, or ginagaya nila. So in families, it is often well when you see that things are wrong, just to call the household together and say, you must draw near to God, and to God with peculiar earnestness, for we are going astray. We have not given up family prayer, but we must now make it special and with double zeal draw nigh unto God. I am afraid that some of you neglect family prayer. If you do, I am sure that it will work evil in your household. Ito yung commentary ni Spurgeon, isa sa mga resources natin. Oh, Pastor, naalala ko lang eh. Tayo bilang isang the only Christian, no, Catholic nation sa Southeast Asia. 80% of our people are Catholic, no. Most probably 5 to 10% are Protestants. And yet, we are the sick man, no. The poor man of Southeast Asia. Mapansin mo dito yung blessing ng Panginoon wala sa atin, lindol, lahat na sakuna, sinalo na natin eh. Corruption ng gobyerno, yung tao, kumbaga, para tayong Israel na we were dispersed all over the world, no? And kasi tingnan natin yung gaano kalalim yung idolatry sa atin. Kasi nagulat ako pagdating ko dito, yung Catholicism, hindi malayo sa Protestantism. No?
Kasi yung Protestantism, galing naman sa Catholicism. Ang nangyari sa atin, yung Catholicism natin sa Pilipinas, hinaluan kasi natin ng ano eh, ng ating mysticism. No? So, alimbawa, Catholicism, Catholic Church. Let's say, Quiapo. Di ba, sa labas ng Quiapo, ano makikita mo? Titinda ng anting-anting. Titinda ng pamparegla. Titinda ng pampalaglag. Titinda ng kung ano-anong mga tinitinda. Di ba? So, that's the very reason why na kumbaga tayo eh kumbaga yung blessing eh wala sa atin bilang isang nation. To answer lang kanina, yung sinasabi kasi na ano na yung ka-wrestling ni ano ni Jacob para na isa sa mga support na si Lord talaga yun. Papansin niyo sa verse 7, sabi dito, Jacob built an altar there and called the place El Bethel. Now, because it was there that God himself, no, had revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Kung maaalala nyo, doon sila nag-wrestling ng Panginoon na siya mismo ang nireveal niya yung sarili niya kay Jacob. So, no, kumbaga siyempre, iba-iba kasing ano yan, iba-ibang point of view, kumbaga. Pero dito, it's a support lang na it was really God, no, who wrestled with Jacob. No. Go ahead, Pastor Bong. Okay, Pastor, thank you. And ito mga instruction pa ni Jacob sa mga kasamahan niya, no, sa bahay, sa mga katribo niya, and change your garment. Itong kwan na to, this is a very important step, both literally and as a symbol of something spiritual. Jacob wanted them to be cleaned up in their best frame of mind to come before the God that they had neglected. Throughout the Bible, it says here in the commentary, garments symbolize character. The inward life of unregenerate is compared to a polluted garment. So, may ikwan dito, exception sa Jude 23, it says, it gives the idea, but others saved with fear, pulling out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. So, isa sa mga kwan yun, verses na nagsusupport at nagko-collaborate dito about garment. So, ano yung garment naman sa practical natin, practical application, ano? Ano yung garment naman sa atin na ano yung nasa atin na matuturing natin part nitong garment sa buhay natin? Ano po yung tanong? Pakiulit. Ito nga yung instruction ni Jacob, ano? Change your garment. So, sa buhay natin ngayon, ano yung garment na yun dapat nating palitan? Garments. Yung nakaugalian. Okay, masamang ugali. I agree. Mayroon pong kanta kung naaalala nyo. Ewan ko, baka si Tita Elby alam to. May awit eh. Tita Elby, kung naaalala nyo yung meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Di ba? Naalala mo yun, Darren, yung kanta na yun? Hindi. Medyo matandang Krisyano ang nakakaalala ng kantang yun. Ayon sa kanta, meron ba daw tuwid ang isip na nagbihis at naglinis, ngunit ang isinuot ay ang dati niyang damit. So, ay, alam ni Tita Pepot yan. Kanta ni ano yan eh, Trisha Amper Jimenez. Diba, Tita Pepot? Hindi ko narinig yun sa kanya ito. Hindi mo narinig. Parang ako lang nakakaalam. Pero, yun nga, diba, sabi dito ni Jacob, purify niyo yung sarili niyo.
No, in fact, pinabaon niya yung mga foreign gods, yung mga earrings sa mga ninakaw nila, no, doon sa ano, oak tree na doon sa Shechem, at para pagpasok nila sa Bethel, malinis sila. Ang tinatanong dito ni Pastor Bong, anong damit spiritually na dati mong suot ang pinatatanggal sa iyo ng Panginoon ngayon? As you purify yourself. Dito kasi literal, na damit, pinapapalitan, pinaliligo sila. Pero ikaw, nang niyayaya ka ng Panginoon na pumasok sa kanyang Bethel, or ang ibig sabihin ng Bethel ay ano, house of God. So anong damit spiritually ang pinatatanggal sa iyo? Na maaaring madumi na, or maaaring ayaw ng Panginoon, ni kanya-anyaya sa kanya. No? Kumbaga para sa iyo, spiritually, anong damit ang pinatatanggal? Ako ay, example lang, nung ako ay naging Christian, unang pinatanggal sa akin ng Panginoon ay yung pag-inom. So yun, pinurify ko yung sarili ko sa kanya, at simula noon ay hindi na akong inom. Pangalawan, pinatanggal niya sa akin ay yung paninigarilyo. So simula noon, hindi na ako nanigarilyo. No? So, kayo, ano ba yung mga pinatatanggal sa inyo ng Panginoon? Naging matagumpay naman kayo, no? Depende kung anong gusto niyong i-share. Yung pagmumura po, Pastor. Amen. At totoo yan, Brother Aldrin, yung mga cursing na madalas natin marinig or ginagawa din natin noong araw, pero noong tinanggap natin si Lord as our Lord and Savior, may complete turn around. Pero kailangan din yung process. Nandun yung process na dapat palikuran din natin yung mga masamang ugali. Bicho, ugali. So isa na dyan yung pagmumura o yung mga biro ba na hindi maganda, hindi ka aya-aya sa kwan ba sa paninig ng nakararami. So, ano pang kwan masishare ng iba? Natawa lang ako, Pastor Bong, Aldrin, since daw Kristiyano tayo, usapan tupa, kaya pag pwede ka na, ang mura mo daw, babagoy mo na, anak na ng tupa. Yun yung joke sa simbahan . O di ba, usapan tupa na tayo. O, kaya ngayon, pwede ka na magmura daw ulit, anak ng tupa na sasabihin mo. Or anak ng kungaw. kahit naman baguhin mo, parang ang bagsik pa rin ng dating ng ano, yung salita . Parang masakit pa rin sa tenga . Di ba? Masakit pa rin pakinggan. Anak ng baka na lang. Anak ng baka. Parang hindi po magandang pakinggan pag merong anak. Basta may anak . No? Di ba? Parang ba? Anak ng pateng, sabi niya. Anak ng pateng, parang yun pa rin ang gusto mo. Di ba? Kahit nga, halimbawa, yung pelikula lang ni Ay-Ay, yung tanging ina mo. Di ba? Yung tanging ina mo. Wala namang, maganda naman ibig sabihin. Parang in English, only your mother, di ba? Your beloved mother. Pero pagka tinagalog, parang sakit sa tinga . Di ba? So, kumbaga, pero ang ibig sabihin ni Brother Aldrin isa yun sa una-una, basic na tinatanggal ng Panginoon. Na hindi niya tinatanggal . Hinihiling na sa'yo. Tanggalin mo, baba mo. Kasi hindi tutugma sa holiness ko . Naman, hindi tutugma . Andyan yung pride, yung yabang, di ba? Yung pagmumura, pag-inom, paninigarilyo, di ba? Chismis, kung ano-ano pa. O kaya, dati, ang sakit ko noon, pagiging late, nirebuke ako ng Lord dyan, big time. Pinaiyak na ako sa altar. Kaya simula noon, never na ako nalilate. Kumbaga, malilate na lang ako siyempre pag may dahilan talaga. Pero yung, alam yung basic na dahilan, laging traffic. lagi naman talagang traffic. Pero yung ano yung pagpapahalaga sa oras ng iba, di ba? So yun, inano ko yun. Sinapuso ko talaga yun. Kaya tingnan yung simbahan natin. We start on time.
we end on time. Di ba? Lalo na pag nandiyan na yung Korea. We must end on time. Oh, sino pa ang nagbago ng damit, nagpalit ng damit nung pumasok sa House of God or Bethel ng Panginoon? Go ahead. Surotol yung pagganti. Pag may iwaso, hindi rin gagaganti. Tita Fe, medyo ano po yung pagiganti daw po. Pagiganti. Chappy-chappy ka. Chappy-chappy po. Pagiganti daw po. Hindi naintindihan, Tape. Paghihiganti. Ayun, tama. Pagganti. Ngayon, nagsusumbong na tayo kay Lord, di ba? Dati tayong kumaganti. Yung ano, hindi pong ano, mata mo lang walang latay. Lintik lang walang ganti. Ganun. Ngayon, hindi na. Susumbong ka na kay Lord. Oh, Lord, bahala ka na dyan. Diba? Okay na sa akin kunin yun, ah. Ganun din, eh. Meron. Motibo ng puso, galit din. Kasi pinag-pray mo nga, sinabi mo naman, kunin nyo na Lord. Wala na problema sa akin yan. Depende sa motibo ng puso, eh, kahit anong pagsabi mo. Di ba? O, sino pa? Ano pa yung pinapalitan na damit sa inyo ng Panginoon? Madaling magalit po. Mm-hmm. At saka madaling magselos. Inalawa ka ni Nini, oh. Madaling magselos. Hindi ka na pagpapalit niya. Ang ganda ng buhok mo, eh. Nilagnat nga, eh. Nagkasakit nga nung wala ka, eh. Yeah, nilagnat nga, eh. So, yeah, dati, eh. Silosa. Plano pa naman kami ulit. Ay, shush. Plano na naman. Mga ngayayat kami niyan pag lagi kayong wala. Ay, di ba? Tama, no? Pagsiselos nga. Pag sobra, masama. Sino pa? Kami, pastor, kasi sa Visayas, may rin mga sumaswang doon. Parang noon naniwala kami sa mga ganun. Ngayon nakilala kami si Kristo. Wala na, pero namin talagang pinagkikwentan sa paayang. Amen. Imagine nyo, sa kultura natin, pinatakot tayo ng isang bagay na hindi nag-exist. Di ba? I mean, naawa ko sa Siquijor. Naawa ko sa Capiz. Napakagandang lugar, pero walang bumibisita. Dahil sa chismis ng aswang na hindi naman totoo. Iloilo. Di ba? Yung mga manananggal. Diyan daw, di ba? I mean, ang maganda naman, na-preserve sila. Pero ngayon, nabuksan na yung isip ng tao. Nawala naman talaga yun. Kaya ginawa nila, meron silang aswang festival eh. Sa ano? Sa Siquijor ba o Capiz? Saan ba yun na yung aswang festival? Capiz po. Capiz. Oh, sabi nga, if you can beat them, join them. Eh, total, binansagad yun na kaming bayan ng aswang. Punta kayo dito, meron kaming aswang festival. O di dumami yung turista nila. Yeah. Yeah, yung mga ganun paniniwala sa mga hindi naman dapat paniwalaan eh. Dapat tanggalin na natin yun. Meron pa? Pastor, yung rebulto. Mm-hmm. Isa pa yun, no? Kasi yung sino yung Mayor Sanchez ba yun sa Laguna? Di ba nirape niya yung dalaga doon? Tapos pinapatay niya yung ano. Tapos inaaresto siya, nakaharap yung Virgin Mary statue. Tapos nakulong din siya. Sinama niya pa sa kulungan yung Virgin Mary na yun. Yeah, patay na siya ngayon. Kamamatay lang. Pero, na. Parang gusto niya pakita sa tao na nagro-rosary siya. May dala pa siyang rosary. That is, that is religiosity. Pinapakita mo na banal ka. Sa pamamagitan ng paghawak na kung ano-ano, scapula, rebulto, rosary, whatever. Ang holiness is not about outside appearance. Holiness is a life. Living a life of holy. Living a life of holiness. So, kumbaga, magkaiba yun eh. Pastor Bert, naalala nyo, sa Bacolor, sa Betis, lalo na ang Bacolor, no? Isa sa mga hardly hit ng Romagasa ang lahar. Yan, yung Tarlac,
Conception. Pero yung Bacolor, papuntang Lubao, Porac, yan. Kasi bakit, ano? Kumbaga, parang may narinig lang naman ako na isang preacher, sabi niya, matindi daw talaga, mahuhusay na manlililok ang mga nakatira doon. Magagaling. Magagaling sila. Magagaling silang sculptor. Gifted. Yung mga paggawa ng wooden carvings ng silya, table, no? At saka mga santo. Santo. Opo, santo. Kasi ang mga Katoliko, kasi kami, yung lola ko, meron kaming ano, napapabasa kami nung araw, tsaka may mga malalaki talaga kami santo. Bilang life size. As in, mga 12-footer. Imagine nyo, 12-footer na santo. So, dalawang 6-footer yun pag sinasakay yun sa karo, talagang kalalaki. At nakaupo pa yun. Kaya tapos pag tinatakpan yun, nilalabas lang naman yun pag malaaraw. So, tatakpan sa garahe namin yun kapag buong taon. Imagine mo, nakakatakot yun. May takip. Di ba? Pero, what I'm saying is, yung malalim na idolatry natin, nakikita sa ano eh, sa pamumuhay ng kung anong klaseng bansa tayo meron ngayon. Yung walang pagpapala, alam yun, tapos yun nga, yung Bacolor, lumubog yun eh. Di ba, Pastor? Nung panahon ng lahar? No? Tinamaan po yung Bacolor and Opo. Actually, yung mga kung saan yung mga manlililok doon pumunta talaga yung ano tinamaan talaga. Exactly. Meron ako narinig pastor na preacher na binanggit niya. No, hindi niya naman sinasabi na pag wipe out ng Panginoon yun, diba? Pero kumbaga, sabi niya, it may be part of the consequence of sin. Di ba po? O di ba, nung pagkalaya natin sa Pangulong Marcos, nung EDSA 1, anong ginawa ng mga tao, 1980s? Nagtayo sila ng Our Lady of EDSA. Yung malaking rebulto doon sa gitna ng EDSA. Oh, as a sign of peace. Pero right after matayo yun, di ba, nagkaroon ng kudita. Nagkaroon ng EDSA 2, nagkaroon ng EDSA 3. Hanggang ngayon, in turmoil pa rin yung bayan natin. So that yung EDSA, yung Lady of EDSA ba na yun ay talagang symbolizes peace o symbolizes idolatry, di ba? So mabigat yan. Dapat pag-isipan natin. We're not accusing anyone, but we need to think, no? Bakit ayaw ng Panginoon sa ganyan? Kasi nandun yung ating pagtingin eh. Nandun yung ating paghanga. Wala na sa Panginoon, di ba? Yung bang nagpapatayan yung tao every January 9 na makahawak lang doon sa Nazareno. Di ba yung bimpo nila maipunas lang, na paniniwala nila, makagaling sila sa sarit nila, whatever, di ba? So nakuha ang nagpagaling sa kanila Panginoon, pero nakuha ng Nazareno na yon yung glory, di ba? So yun eh, dapat ng mga damit na dapat natin ipaglinis, no? Kaya imagine nyo kung sakali man na maging Kristiyan ang buong Pilipinas. Magiging parang US tayo. Di ba? Magiging maunlad tayong bansa. Meron pa na dapat linisan? Walisin sa bahay? Yung pong tradisyon. Ano pa? Tradisyon. Mga tradisyon, no? Pesta. Di ba merong yung 2000 Heber ba yun? Ano yung mga birhen na nililipat sa bahay? Yeah, ginagawa namin yun, youth kami. Tawag dun every Sunday yun eh. Yung Fatima nililipat. Oo, yung Fatima. Yeah. Ginagawa namin yun ng youth kami. Kasi Marian Youth Movement kami. Yeah. So, it can be. Tapos, mahal na araw, ginagawa nila yan. Tapos, ang highest rate ng tanan pag mahal na araw. Mm-hmm. Yeah. Sa mga probinsya, maraming nagtatanan pag
panahon ng ano eh, ng mahal na araw. O, tsaka yung tinetesting yung anting-anting pagka Biyernes Santo, alam niyo ba yan? Ayun. Okay. O, ginagawa yun. Pag Biyernes Santo, tinetesting yung anting-anting. Yung binahampas yung sarili? Yeah, binabaril yung sarili. Nang iniita. Ang dami na na-ospital dun eh. Kaka-testing ng anting-anting. Ay, hindi umubra. Sabi, mali yung orasyon. Pero barili mo yung kamay mo. Di talaga ma-ospital ka. Diba? Yung mga tradisyon, mga ganun, mga yeah, yung kahit yung New Year, yung paghawi ng mga ano, ng mga bad spirits daw, no? Kaya bang papaputok. Una, mahal ng paputok sa Pilipinas. Pangalawa, yung iba, kadalasan naman kakain ka ng biko, saka ka magpapaputok, eh dididikit sa kamay mo. Kaya puputok. 'Di ba kasi pag New Year, biko lagi ang handa. Tapos yung mga lasing kakain ng biko, tapos magpapaputok, eh didikit sa kamay nila. Ayun, pagdating ng New Year, wala na silang mga kamay. Ay, yeah. Pastor, yung ano, yung penitensya, yung para malinis doon yung kasalanan po nila. Mm. Hinahampas nila yung sarili nila. Yeah, kami yan, sa Pampanga. Ano kami nga, na, yan sila, Pastor Birch, sa LV. Familiar kami dyan. Kasi nandun talaga yung ano, sentro ng ano, sa Arayat, yan. Sa Kutod, no? So, ako, bata pa lang, na-witness ko na yun na ang nangyayari, mag-iinuman muna yung mga yan eh. Tapos, papapako sa krus. Yung mga ano na yun, mga nails na disais, nakababad yun sa alcohol eh. Tapos, papako sa krus. Tapos, ang pagbaba, mag-ahampasin muna pala yung likod nila. Gigilitan ng blade yun eh, para dumugo sa ahampasin. Punta sila sa ilog, alas 3, magwawa sila. Tapos papako sila sa krus. Pagdating ng alas 6, tahimik na lahat, nagiinuman na yung mga yun hanggang Sabado na umaga. Bata ko, na-witness ko yun. Na-witness ko yun every mahal na araw. So kumbaga, confused ako. Di ba? Parang, nasaan yung holiness dito? At saka insulto yun sa Diyos, di ba? Ginawa niya na yun. Nag-sacrifice na siya. Ba't pa ginagawa ulit? Anong purpose mo? Di ba? Ginawa niya na yun. So, parang yung sinasabi mo, hindi pa enough yung ginawa niya. So, hindi mo na dapat gawin yan. Kumbaga, isa yun sa mga damit na dapat mo na kubarin. Pagpasok mo dun sa house of God. Yeah. Back to you, Pastor Bong. Napasarap yung pwentuhan. Sorry. Okay. Salamat, Pastor. Salamat. Thank you. So, ngayon, ano, dadako tayo sa paglisan ni Jacob at saka ng mga kasamahan niya sa Shechem. So verses 5 to 7, sabi rito, and they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, which is Bethel, which is the land. Ito yung kwanan, no? Yung miracle na nangyari sa kanila, imagine, minasakin ng anak ni Jacob yung kalalakihan, then ang tendency dapat so hindi nangyari ang dasi that were all around them and they did not pursue the sons of Jacob. This was the protection of God on Jacob and his family. It would have been fair of God to leave Jacob to the consequences of his sinful lack of leadership in the family. Yet God's grace covered Jacob even when his sin had made them vulnerable. Ito nga dahil ngayon ginawa nilang massacre. Tapos, ang isa sa mga commentary, Jacob and his family needed this protection because the massacre of Shechem made them hated among the Canaanites and Jacob feared in Genesis 34:30. Yun nakakuha na nga.
So then taron tayo, he built an altar in there is though Jacob had was right before God. He did this despite the danger and trusting God's protection. He might have justified a lack of obedience because of fear, but he trusted God instead. So, nakalagay dito, it can use for Jacob to set out to battle. It was more dangerous. May time na nakagawa tayo ng hindi maayos o nagkakamali tayo na instead na harapin natin, tinatakbuhan natin, lalo na ng unbeliever pa tayo. So, ito, nagmanifest naman dito kay Jacob. Pero instead of Juan ba, talikuran niya, parang bumalik siya sa Diyos. Bumalik siya sa Diyos. So, ayun ang Juan niya. Ayun ang maganda naman nangyari sa kanya. He turned towards God in spite of his disobedience ba? In spite of the sins that he committed. So, anong insight natin? Pwedeng mag-provide kayo ng insight kung sino man sa makasama natin. Yung pagtakas ni Jacob at saka ng trip niya sa second. Yung maling, yung hindi niya pagsunod kay God, may price yun eh. Yung nangyari. Na-rape si Dinah. Mm-hmm. Dinah ba yan? Tapos, Dina. So, yun yung parang consequence ng hindi niya sumunod. Kasi supposedly, hindi naman siya dapat dun sa lugar na yun eh. Pumunta. But because nasa nature niya ang mag-experiment, yun yung price. So, obedience ang anong kinang Lord sa atin. Okay, thank you. Thank you, Sister Landon. So the price of disobedience may repercussion yung we will be forgiven pero at the same time meron pa rin kwan ba yung consequence so ay pastor tam pastor so any more insight pastor di ba they are supposed to ano instruct na pumunta sa Bethel bakit po na dumaan sila sa Shechem pa po. Yun yung instruct na Panginoon po sa kanila, di ba po? Doon sa 31 yata. Chapter 31. Oo nga, yun ang Juan. An instruction ng Lord. Pero na-divert yung focus sila siguro nga may nakita lang mas maganda yun sa lugar na yon or kumbaga sa kung natin ngayon sa setting natin ngayon. Mas magandang city, say Las Vegas o LA o dito tayo, mas maayos dito sa ating pananaw. Pero hindi natin alam bandang huli. Parang nangyari kay Lot sa Sodom na kukuhan siya, tawag dito, na-influence siya ng masamang tradisyon or belief yung paganism or ibang Diyos ba saka yung mga sins na ginagawa nila yung kaya nga nadrip yung destruction ng Sodom and Gomorrah. Okay. It is possible din Pastor Bong na remember galing sila dito sa meet up with Esau. Mm-hmm. Diba? At being a nomad wala pa talaga silang specific place eh.
So, again, it's a direct disobedience sa Panginoon na pinapapunta sila sa Bethel. Saan-saan pa nagsa-side trip? Kumbaga, inutusa ka ng nanay mo, bumili na suka sa tindahan, nanood ka pa ng basketball sa kanto. So, ayan, may consequence tuloy. Di ba? Nakuha nila tuloy yung mga maling ugali ng Shechem, na-rape si Dinah doon, tapos yung mga false gods nila, nakuha nila. So, kasi nomads nga sila. Wala pa sila talagang specific place na, although kanila yung binigay ng Panginoon sa kanila yung Canaan, ang problema, may nakatira doon. So, kumbaga, hindi nila nililive out kasi yung supposedly na panawagan nila. So, kumbaga, pag minutos ng Panginoon, simple lang naman. Direct and clear. Go to Bethel. Diba? Pitch the tent. Napakasimple lang po ng instruction. Simple. Oh, yeah, pitch the tent. Create an altar. Ba't ka sa Shechem ka? Anong ginagawa mo doon? Namamasyal. Nasa ibabaw pa yung Shechem, di ba? Kita nyo naman yung ano, andito yung Shechem, andito yung Bethel. Ba't nandun ka? Anong ginagawa mo doon, di ba? So, pansin niya, nakapag-identify tayo kay Israel, di ba? Kay Jacob. Minsan, may katigasan tayo ng ulo. Di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag kang pumunta dyan. Huwag mong gawin yan. Ngayon, gawin pa rin natin. Tapos iyak tayo. Di ba? So, balik din tayo sa Bethel, sa house of God. Di ba? Pag Linggo, balik din tayo sa altar. O, iyak din tayo sa altar. Di ba? Surrender natin sa Panginoon. Ano po? Ano? Ulit? Choppy. I'm sorry. Ano? Yung in-instruction ng Panginoon na pumunta sa Nineveh, pero iba yun. Oo. Oh. Yeah. I agree with Pastor Bong. No? Disobedience. Patatawa rin tayo ng Panginoon, pero may consequence. So, talunpay sa ko, no? Verses 9 to 15. Dito, no? God appeared to Jacob again when he came from Padam Aram, and he blessed him. And God said to him, your name is Jacob. Your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. Also God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you, and kings shall come from your body. The land which I gave you, I gave Abraham and Isaac, I give to you. And to your descendants after you, I give this land. Then God went up from him in the place where he talked with him. So Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, a pillar of stone. And he poured out a drink offering on it, and he poured oil on it. And Jacob called the name of the place where God spoke with him, Bethel. So, ito, then God appeared to him again and blessed him. So, basahin commentaries sa inyo, no? When Jacob finally arrived at the place God told him to go, he immediately found great blessing. God appeared to him, God blessed him, and God called him by his new name, Israel. The reminder of the new name was important because Jacob had acted like the old Jacob instead of Israel. Yet God wanted to set his mind on the new man God made him to be. God does the same with us, reminding us we are in him. God wants us to remember and live in the great name he gives us. So, nakarelate ko tayo rito sa kuna ito. Yung change ko ng pangalan. So, yung pangalan natin before is actually, we
wala si Brother James. Say, say, Pastor Norbert na lang. Pastor Norbert, so paano natin may kumpan dito? Ano po yung question, Pastor Bong? Before, itong kay Jacob, ano, your name is Jacob, now we change it to Israel. Yeah. So, once we encounter God, there will be a change. When Jacob wrestled with the angel of the Lord, that is, inexplained po ni Pastor Jeff, that is God himself, no? And when he received that blessing, Jacob was broken and he limped. So from there, he's no longer called Jacob the deceiver, but now he's the nga sa kanya Israel, the prince, no? So his name was changed. Not only his name was changed, but actually his character, no, or his attitude began to, or yung faith niya, before you can see the faith of Jacob is so in the stable. But you can see as he journey, no, from the promised land, the promise of the Lord to them, when he have deceived his brother through the help of his mom, and they even advised that she had to go to in Padam Aram. So from there, and then going back until if you will look at the is yung route niya, yung journey niya, yung pananampalataya niya, his faith grew, no? Nag-matured siya. So here we can see that and yung pinaka ano nga doon, and when he encountered God, no? He wrestled with him. That's the time his name was changed. And I believe if we will apply it in our Christian life, when we encounter Jesus, we like in 1 Corinthians 5, 17, Bayon. 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, once you encountered him, the old habits or old life you have, no, it will be gone, and the new things, which is the cloth of righteousness. Sabi nga, yung napag-usapan natin. Those linen or clothes that are marumi. Ano ba yung marumi? Soiled. Yeah, no. Soiled. We must put on now the robe of righteousness of Christ. Na nung nakilala natin siya, it's no longer that dirty linen that we are wearing. Okay. It's the robe or the cloth of righteousness of Christ. So the same with Jacob, no? Yun ang pinapakita. And makikita natin na even though he commit a lot of mistake, and yet the Lord is trying to guide him where the places he encountered God, no? Di ba? Pinare-remind niya, oh, dito, na-encounter mo ako dito. So you set an altar over here. And that's only one way that reminding you, I'm guiding you, I'm faithful to you, and I keep my promises to you. Even the promises that I kept to Abraham, to Isaac, now I'm giving it to you and to your descendants. Yun ang nire-remind ng Panginoon, na the Lord is faithful to His promises and He will fulfill it. So ganun din sa atin, na kung tayo talagang manatiling tapat sa Kanya, yung pangako niya ay makakamtan natin talagang lubusan. Okay, Pastor. Thank you, Pastor, sa insight ninyo. So, ang nangyari dito, the relationship was restored. This was an excellent example of what it means to return to your first love, as in Revelation chapter 2, verses 4 to 5. So, Jacob remembered to go back to Bethel. He repented by getting rid of all idols, and he did the first works by building an altar and worshiping God as before. So ayun na nga yung bumalitan, nagpunta siya ng Bethel. And
Talontayos dito sa Juan, birth of Benjamin and death of Rachel. So, verses 16 to 17. Sabi rito, then they journeyed from Bethel, and when there was but a little distance to go to Ephrath, Rachel labored in childbirth, and she had hard labor. Now it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said to her, do not fear, you will have this son also. So Rachel labored in childbirth. So there seems to be none of the contentious and competitiveness surrounding the birth of this last son, possibly because they were older at this time. More so, it was because they were now in the promised land and it wasn't as important as before. We don't know how long Jacob stayed in at Bethel, but sabi nga rito sa commentary, it's possible this last child was conceived at this place where Jacob came back to his first love to the Lord. Then, talon tayo sa verse 18, and so it was, as her soul was departing, Rachel died. She called his name, the child, Ben-Oni, but his father called him Benjamin. Rachel named this child Ben-Oni because he has seen a cause for rejoicing and victory in the competition with her sister. Ben-Oni meaning son of my sorrow. Ultimately, this shows the futility of Rachel's competition with her sister, Leah. Now, at the time of her final victory, all she found was sorrow. Ayun na nga dahil nga yung death niya. But this time, but his father called him Benjamin. Jacob wisely named this child Benjamin, which means son of my right hand. Perhaps he rightly sensed the special place God had for this child. Or perhaps he simply prized Benjamin so greatly because he was the final link between him and the woman he most loved. Ito na nga yung pagkakuan, pag-anak. The death of Rachel and the birth of Benjamin. Talon tayo sa the death and burial of Rachel. So Rachel, so verses 19 to 20. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath. And Jacob set a pillar on her grave, which is the pillar of Rachel's grave to this day. Rachel's death was a tragic fulfillment of the curse Jacob himself pronounced on the one who stole the idols of Laban. In Genesis 30, Rachel pleaded with Jacob, give me children or else I die. As it happened, both became true. She had children and she died as a result. So, ito nga, siguro nga, ito yung sinasabi natin, be careful on what you're wishing. So, binigay nga ng Diyos yung anak niya, mga anak, bale, children, but then she died as a result of this. Hindi lang yun yung consequence sa pasobong. Isa sa mga consequence pa ay yung kinuha niya na si Bilha, na naging nanay din ng dalawang anak ni Jacob, ay nagkaroon ng relasyon kay Reuben, yung firstborn. So yung firstborn, nawala yung kanyang birthright. So ibig sabihin kumbaga yung kanilang competition na ni Rachel sa padamihan ng anak ay nag-backfire sa kanilang dalawa. 'Di ba? Si Leah na rape yung anak niya, ito naman si Rachel na matay sa ano sa panganganak, 'di ba? Ay, ito nga yung pastor yung
Reuben sinned with his father's concubine. So ayun na nga yung result ng kuwana, no? In competition na yon. So nawala yung birthright ni Reuben. So sa verses 22 to 26, Jacob has 12 sons. And ito na nga yung breakdown. Leah has 6, which were Reuben, Jacob's firstborn, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and the sons of Rachel were Joseph and Benjamin, the sons of Bilhah, Rachel's maidservant, were Dan and Naphtali. The sons of Zilpah, Leah's servant, were Gad and Asher. These were the sons of Jacob who were born to him in Padam Aram. Ito yung kwan dito, share ko yung commentary. We are greatly amazed in reflecting upon the event as a whole that descendants of the worthy patriarch Abraham should almost immediately after his time already have sunk to the level upon which Jacob's sons stand in this chapter. This was actually a severely dysfunctional family, yung mga anak ba ni Jacob. But God will use this family not because they were such great or spiritual men, but because He chose them by His grace alone. So, ganun kakwan si Lord, ano? Through His grace, na ito na ngayon 12 tribes ba? 12 tribes, Pastor. So, mapansin natin, Pastor, no? Ito si Leah, yung unang asawa. Nagkaanak siya si Reuben, di ba? Yung firstborn, dapat nasa kanya yung birthright, eh. Kumbaga, Abraham, Isaac, Jacob, Reuben. Pero, hindi naging Reuben, di ba? Napunta kay Joseph. Parang ganun. Tapos, mapansin nyo, yung anak ni Leah, si Simeon, Levi, at Judah. Ito yung umatake doon sa Shechem. Ito yung mga bailente. Di ba? So, ito naman si Levi. Dito galing yung mga Levites. Ito naman si Judah. Dito naman galing ang Panginoon sa tribe of Judah. Pero hindi lang yun. Sabi ni Leah, okay na, nanganak na siya. Kay Reuben, Simeon, Levi, Judah. Hindi na siya nagkaanak. And then eventually, nabuntis ulit siya. Si Issachar at si Zebulun. No, pagkatapos, nanganak pa ulit siya si Dinah. Tapos ito namang si Rachel, eh, nanganak si Joseph, tapos namatay siya, nanganak si Benjamin. Ito naman si Rachel, ito naman si Bilhah, nanganak din, dalawa. Si Dan, tsaka si Naphtali. Pero itong si Bilhah ay katulong ni Rachel, or kasambahay, or slave. So itong si Bilhah, nagkaroon ng relasyon kay Reuben. Kaya nawala yung kanyang birthright. Yan. So, ito naman si Zilpah ay slave ni Leah na nagkaanak din si Jacob, si Gad, at si Asher. So, yun. So, ganun kasalimuot yung kanilang ano, yung kanilang naging mga dysfunctional family talaga. No? Pero, sabi nga ni Pastor Bong, ginamit yan. No? Yung kanilang ano, para maging ano, maging maayos ang ano, ang nito, ang future na Israel, no? So tayo rin, kung meron tayong galing tayo sa dysfunctional family, huwag tayong mag-alala at nagagamitin ng Panginoon yung mga pagkakamali na yan, no? So para maging pagpapala in the future. So hindi lang sa chapter na to, Pastor Bong, hindi lang naman si Rachel lang namatay. I wonder kung buhay pa si Rebecca dito, no? Yung nanay nila. Mukha eh, no? Kasi binanggit si Deborah lang eh, yung nag-alaga kay Rebecca. Pero may isa pang namatay, no? Si Isaac, yung tatay nila. No, at 180 years old. Matanda na rin na namatay, 180, no? At his sons, napapansin niyo, Esau and Jacob buried him. Ayan, diyan yun na huling makikita na magkabati. Si Esau na naging Edom, si Jacob na naging Israel. Kasi sa mga susunod,
ng mga libro or mga ano, mga pagkakataon. Mababasa niyo lagi. Perwisyo sa kanila itong mga Edomites at saka mga Moabites, yung pinsan nila. So, kumbaga, makikita niyo na ano, kakaroon sila ng problema dyan sa mga yan. So, yun. Anything else, Pastor Bong? Go ahead. Doon na tayo nagawa. Baka, Pastor, yung one na nga. Esau and Jacob, they buried their father, Isaac. He was 180 years old. Pero ito nga yung panano. They were brought together by God's hand. Now they work together again. Ito nga yung palagi ko kunin pagsasama nila, pagkikita nila. So, ayan yung huling kabanata nitong chapter 35 ng Genesis. So, talo na tayo sa takeaway, Pastor. Go ahead, takeaway. Next week, una, dalawang chapters tayo next week. No, si Pastor Rabe ang magtuturo, 36 and 37. Kasi in 36, bypassing lang yun eh. Hindi masyado siyang mga more of information lang. Pero in 37, yun yung medyo malaman. Kasi ang 37, dun na simula ng kwento ng bagong bida, bagong generation. Ang ating poging-poging si Joseph the Dreamer na patungkol ng chapter 37 sa kanyang dream, kanyang panaginip. So, take away. Ano natutunan natin ngayon? Dami na matay. Parang COVID-19. Namatay si Isaac. Namatay si Rachel. Di ba? At pinalipat na sila sa Bethel. No? Ano ba yung mga damit na dapat nating baguhin, nahubarin at palitan ng bagong damit? Sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Pastor Bert, binibigyan tayo ng Panginoon ng robe bago, no? Calvin Klein. O kaya ay bagong damit, ha? Tapos na sinusuot natin yung parang ano, yung alam niyo yung polo ni Jim. Yan, ilang buwan na yon. Pinalitan na ni Sister Elby yun. Sinuot niya na naman eh. Sabi ko sa kanya, huwag niya na isuot yun eh. So, di ba yung mga homeless, minsan papansin niyo hindi sila nagpapalit ng damit, di ba? So nagkakaroon sila ng certain na amoy, di ba? So ayaw mangyari ng Panginoon sa atin yan spiritually. So, di ba? Okay, sinong gusto magsimula ng kanyang pabaon? Take away. Ako po, Pastor, take away ko po. Okay. Ano po, dahil binago na po tayo ni God, dun sa ano po, yung as a Christian, we change and remove all our traits. Naintindihan niyo po, Pastor Isabel. Go ahead, as a Christian, binago niya ang... Yung tayo po, yung, di ba po, yung sa garments po, na change your purifying yourselves and change your clothes. Sa akin pong ano, takeaway is bilang naging tunay na Kristiyano na tayo, so yung ating mga dating pangit ng mga ginagawa, dapat nating baguhin na po yun. Amen. Na hindi na tayo bumalik sa ganun po. Amen. Amen. Pansin niyo, consistent yung pagtuturo ng Old Testament sa New Testament. Di ba? Ganun din naman tinuturo ni Paul. Eh. Di ba? Kung pansin niyo sa walk through the Bible natin, ilang beses inulit yan. Na, kumbaga, for you are a new creation. The old has gone. The new has come. Di ba? So, ganun din sinasabi ni Sister Jasmine. Kumbaga, luma na yan eh. Tapon na natin. Binili na tayo ng bago ng Lord. Suot natin. Bago yun. Bagong laba, bago lahat. Amen. Next. Ako po, Pastor, yun pong kung alisin na po natin yung binibigyan natin ng halaga. Kasi isang, ano po yun eh, isang parang parang nag-a-idolize ka. Pati yung mga sin mo, ayaw mo munang
isuko sa Panginoon. Parang ano po yun eh. Paano? Ano po kasi naguluhan to yung eh, sabi po, ako, wag niyo na pong i-idolize yung mga bagay na nagiging sanhi na lalo kang mapapalayo sa Panginoon. Yung parang yung mga, kumbaga hindi lang naman po yung mga Diyos-Diyos na nang ina-idolize natin, di ba? Yung mga old, yung dati na, yung mga ugali natin, yun po yung mga ano, yung mga na, yung mga bagay na mga binibigyan mo ng halaga, dapat po higit pa sa Diyos. Nahigit pa sa Diyos. Dapat po mawala na yun. Ganun pala yun. Kagaya po halimbawa ng career. Career, yan. Yeah. Sobra-sobrang papapahalaga natin. Kung magtrabaho tayo, halimbawa, 24/7, hindi tayo nagpapahinga. Di ba? Hirapan. O kaya, mga material na bagay na nagpapasaya sa atin. Imbis na tayo, halimbawa, papupunta ng simbahan, ang gagawin natin, yung pakikintabi natin yung kotse natin, yung mga ganun. O kaya, yung mga tao na pwedeng maging idol natin, gaya ng mga artista, yeah, politiko, nako, panahon ng eleksyon, dami na naman masisirang relasyon. Mag-aaway-aaway na naman ng mga Pilipino. Di ba? Kawawa si Tony Gonzaga sana. Wow, sa social media. So, kumbaga, ay yung sobra-sobrang pagtingin panatiko natin, di ba? Sa mga, kahit sa, anbawa, sa asawa natin, sa anak natin. Basta, ang idol kasi, anything na pumapalit sa pwesto ng Panginoon, mali iyon. Idol mo yon. Pera, di ba? Or edukasyon, di ba? Halimbawa, gusto mong mag-masteral, doctorate na ano, parang, di ba, parang, di masama yun, pero yung parang yun lang yung focus mo sa buhay, di ba? Para lang may pagmalaki na ikaw ay doktor, parang gano'n. Di ba? Yung pagpapahalaga sa sarili, di ba? So, nako, madaming idol. Kasi baka akala natin yung idol, yung images lang. Tama si tita Elvina, madami tayong iniidolo na dapat bitawan. Yeah, ako pastor, si Sister Elvina, number 2 lang. Number 2? Hindi number. Hindi number 1. Si Lord ang number 1. Tama. Yeah. Next. Ako po. Sige po. Ako po, natutunan ko dito parang pinapakita ng Panginoon kay Jacob at saka sa atin din na tuwing magkakaroon tayo ng panibagong achievement sa buhay, napunta tayo sa bagong lugar katulad kay Jacob, ay... Hello? Narinig niyo ako? Apo, narinig ka na. Huwag natin kalimutang purihin siya at bigyan ng pasasalamat. Magtayo tayo ng altar of praise sa Diyos. Yun po. Amen. Tuwing Linggo nga, nagtatayo tayo ng altar, di ba? O, may altar call pa. Di ba? O, at saka yung, eto, Bible study, this is building an altar. Kumbaga, ikinoconnect mo yung sarili mo sa Diyos. Di ba? So, yun ang ibig sabihin ng make your own altar. Go ahead, Brother Aldrin. Ang takeaway ko po, Pastor, ano, pag may inutos si Lord gawin or pupuntahan, dapat wag na magpatumpik-tumpik, dapat gawin na kagad with urgency. Yan lang po. Amen. Wag na maggala-gala sa Shechem. Pahamak pa tayo dyan eh. Diba? Oh. Alam ba sa atin, sa simbahan natin, bilang punong pastol, tinanong ko si Lord, anong gusto mong gawin natin? Saan tayo pupunta? Diba? Simple lang naman yung tanong. Hindi simple lang yung sagot. Ang sabi ng Panginoon, balik tayo sa basics. O, di yung ginawa ko. Punta tayo sa prayer. Tinuruan natin manalangin ng tao. Kaya meron tayong Wednesday. O, anong basic? Dapat mapapunta ang tao. Kada linggo, 4 na beses sa 1 buwan. Basic yun.
at saka yung word. Kaya in-inspire natin yung tao, in-encourage natin sila na magbasa ng salita ng Diyos para pakainin nila yung sarili nila. Hindi yung kakain lang sila tuwing Linggo base sa sasabihin ng pastor. So, yun. Huwag na magpaikot-ikot. Hindi niya sinabing magtayo ng simbahan. Hindi niya sinabi na papinturahan yung Wiley. Hindi niya sinabi, baga, hindi niya sinabi na ano, kumbaga, simple lang yung instruction. Kaya tama si Brother Aldrin doon. Pagka simple instruction, eh, sundin agad. Diba? So, ganun din sa buhay natin. May kanya-kanyang simple instruction. So, dapat sundin agad. Huwag na paikot-ikot. Para di mapahamak. Diba? Next. Tita Pepot, kayo na. Go ahead, tita. Dagdag ko lang, pastor, yung kay Aldrin. Naririnig niyo ako? Apo. Pagka meron kayong gustong gawin, halimbawa na, alam niyo hindi naman tama, pero nagdadalawang isip kayo, nagre-wrestle kayo, ganyan. Alam niyo magagalit ang Diyos, pero sa sarili niyo, gusto niyo gawin yun eh. Di ba meron time na ganun tayo na nagre-wrestle tayo. Alam na, gusto natin gawin kasi kailangan, pero it's against God's will. Gagawin pa rin natin. Yun, nag-i-struggle tayo. Makinig lang tayo kay Lord. Amen. Kahit minsan hindi naman pabor sa atin, di ba? Yung nagagawa sa atin, hindi papabor. Kaya nag-i-struggle tayo. Yes. Well, unang-una, for the first time, tita, malinaw ka namin naintindihan. Yes. Kasi gusto natin gawin yung atin. hindi ka choppy ngayon. Hindi, kapalit-palit ako, pastor, tablet at saka... Yan ang gamitin nyo. Yan ang maganda. Huwag na kayo magpapalit ng ano. Mayroon maganda yan. Maganda yan. Ayan. So, yeah. Amen. Sister Darren, ikaw na. Nakamit ka, sister. Matutulog ka na, Pei? Hello po. Siguro po, pastor, ano, ng, kung ano yung inuto sa atin po, i-follow po natin, i-obey natin. Kung sinasabi ng Panginoon na pupunta tayo sa ganoong direksyon, doon tayo, katulad din po sa faith natin, kung doon yung destinasyon ng faith natin, huwag na tayong mag-reroute. Kasi may times na sa buhay ng isang Kristiyano na nasiswayed tayo eh, kung ano yung offer ng mundo. Yun po. Kung ano lang yung pinapaano sa atin na doon puntahan, doon lang tayo. Amen. Kaya sa Sunday, pag sinabi ni Lord, lechon lang kainin nyo, lechon lang, wala na iba. Magdala daw kayo ng gulay pang laban sa lechon. Alright. Brother James, mga Raymundos, baka may takeaway kayo dyan. Take away. Wala ko. Pass muna ako. Sige, no problem. Si Sir Lenlen, take away. Kasi sa atin, sa ating, sa sarili natin, mayroong mga major decision tsaka minor decision. Regardless kung small or big ang decision, huwag mag-decision unless klaro ang instructions sa God. So you have to keep on praying kahit small things kay God. Amen. Anybody else? Alison, baka meron ka. Ano po, to add on po on what Tita Elvie said and Mom said na like kung ni past ka like
things that you do in the past, you should let go of it as, you know, like pag naging Christian na. So, takeaway ko po is the past is in the past, let it go. Frozen. Let it go. Yeah, so anything else? Manalangin tayo. Sige po, asay na natin si Pastor Bert. Pastor Bert, kayo na po mag-closing prayer. Nakamit po kayo. Okay. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. At salamat o Diyos sa mga salita naming napagbulay-bulayan, napag-aralan. At dalangin namin o Diyos na nawa, bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon, at na nanggagaling sa inyo upang sa ganun ang aming mga naririnig, Panginoon, ng mga katotohanan na sa inyong salita. Ito ay aming may sagawa, Panginoon. At salamat po sa mga aming kapatiran na nandito sa gabing ito. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong igawad sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. At hayaan mo, Panginoon, sa aming paghimlay sa gabing ito, ikaw pa rin ang aming maranasan. At ibangon niyo po kami, Panginoon, sa kinabukasan. At ikaw pa rin ang aming pupurihin at sasambahin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Picture, picture. Picture, picture. All right. One, two, three, smile. All right. So we'll see you tomorrow and we'll see you on Sunday. Good night. Expect nyo na maraming tao sa Sunday. So, kayo mabibigla. Good night. Good night, guys. God bless you. Bye.